help me welcome in a thunderous applause the Department of Interior and Local Government Secretary, Honorable Benjamin Benhor Abalos Jr., sir. Thank you so much. Upo tayo. Magandang umaga po. At ease, no? Of course, maraming salamat, General Biaris, for your very kind introduction. At ngayong umaga, gusto ko hong pasalamatan at isang karangalan na makasama ang ating Chief of the Philippine National Police, ang ating magaling, mabait, no? At napakagaling na leader. Palapakan po natin si General Azulio. Equally ang ama po ng probinsya, no? Ang ating governor, palapakan po natin ang ating governor Roel Digam. Ang ating provincial director, siya po ngayon na nangangasiwa, no? Mas isang buwan pa lang siya, nakikita mo talaga masigasig po si General Desado, sir. And of course, the DILG family headed by Leo Trobello, our regional director, sir. Leo. At sa lahat po ng DILG family, guests, lalo na sa mga Philippine National Police, no? Magandang umaga sa inyo, mga kababaihan, kalalakihan, sa inyo po lahat. Number one, Merry Christmas, no? Late to go. Ligaya Pasko. At of course, malapit na ang bagong taon. Hindi kaila sa inyo nung Pasko, tinawagan ko si Governor. Sabi ko, Merry Christmas, Governor. Sabi niya naman, Merry Christmas. Magpapameeting ako dyan. So yun ang sinabi ko sa kanya. So pinaghandaan nila to at tinawagan ko si General Azurin tungkol dito. So mag-iisip kayo, bakit ganon? Kapaskuhan pa lang, wala pang dalawang araw, tatlong araw, nandirito agad tayo for this country. Ang Pasko ay kilala dahil sa pagbibigay ng regalo. Mga kasama ko sa kapulisan, ito na magandang regalo natin dito ho sa probinsya natin sa Negros. Ang maganda pa rin regalo natin ay magandang serbisyo para magkaroon ng ganap na katahimikan sa ating lugar. Bakit kami nandito ngayon? Number one, lahat ng uri ng kriminalidad, tapusin na natin itong taon na ito. Let us make sure that the Negros Occidental or Oriental, itong Negros Oriental with all of its beauty, napakaganda nitong probinsyang ito. Ang mga tao dito ay very hospitable, napakabait. We owe it to them na ang environment would be free of all activities of criminality. Hindi lamang ang pinag-uusapan dito ay isabong. Tatapusin natin yan. Kaya tayo na dito ngayon. Hindi lamang isabong. Isama mo lang lahat pa. Especially the value of human life. Tandaan nyo yan. Ayoko lumaki ang mga anak natin na ang kultura ay parang baliwala ang buhay ng tao. If there's one thing that is so precious is the life of a human being. Kanina, nasabi ni General Biaris, ang aking anak. Yes, ang aking anak, meron akong panganay na anak. Si Shara Chicharis. My eldest daughter is Shara. She was 19. And at that time, siya ay vice president ng kanyang club sa Lasal. Hindi ko alam. Ang anak ko pala ay nagtuturo ng katekismo sa isang Islam area sa Maynila, sa Rilis ng Tren. Ilang araw siya tumira doon. Nung umuwi, abotang Amerika, hindi tinanggap sa airport. May lagnat ang anak ko. Dinalo ko, dinala kagad sa ospital. Akala ko kung ano yung sakit. Nagbibiro kami nung gabi. But the following day,
my lovely daughter, my eldest panganay ko, siya ay namatay. Just a matter of 12 hours. At yun ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Mas kaya nung bibigay ko, maski buhay ko, huwag lang ang anak ko, mga mahal ko sa buhay. At ayoko maski sino ma-experience ito. Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Naramdaman ko paano ang hawakan ng isang mahal ko sa buhay na malambot na parang tumigas sa kanyang kamay, unti-unti nawala ang buhay. Ganong kasakit. That is why I'm telling to you the value of human life. Ganong kahalaga. And probably, this is the message of Christmas. The spirit of giving, loving, and sharing. At yan ang nasa palikat nyo, mga kapulisyahan na Negros. Make sure, and you promise this to me and to the people of Negros, na wala nang mamamatay pa because of criminality in the province of Negros. Life is so precious, maski kano kasamayan, ipakulong natin, mabulok siya sa kulungan. Because what is important is we have laws to follow. We have structures to follow. Andiyan ang piskal, andiyan ang buwes, andiyan ang pulis. These are the pillars of justice. No one should take the law into their own hands. Once it happens, it will destroy society. It will destroy the system and we do not want that. Andito kayo bilang pulis to make sure that you uphold the law, you implement the law. Because when you go down to the grounds, people look at you as the agent and enforcers of the law. Huwag kayong mag-alala. Andito kami ni Chief Asurin, ni Governor, kung may problema kayo, nasa likod nyo kami. Gawin nyo lang ang tama para sa taong bayan ng probinsya ng Negros Oriental. I expect in the next coming months ang operations natin against illegal gambling should be eradicated. I've given this order to all of the police down the grounds and I will be personally monitoring you. Intelligence work is very important here. Pero baliwala pa ito, gambling ito. Kayang-kaya nyo ito. Because in the next coming weeks, I will ask of you much more than this. I will ask of you na ang number one natin, the war against drugs, should really be implemented at makakasama tayo rito. Iikot ako buong Pilipinas, imomonitor namin ni Hepe, bawat lugar. At tandaan nyo ito, kung ultimo barangay, kasama natin ang tao, lungsod, munisipyo, walang pwedeng tumalo sa atin. Tandaan nyo ito because we are fighting for what is right. Not only for ourselves, but only for our family, but most importantly for our country and for our future. Ang droga ay isang problema sa buong mundo. Maraming mayayaman na bansa, hindi nila kinaya ito. Ang lugar nila, maraming mga adik sa kalye. Pero hindi tayo papayag mangyari sa Pilipinas ito. Meron tayong pamamaraan dito at maraming mangyayari sa mga susunod na araw. Ang hamong ko lang sa inyo, pinili nyo maging pulis. Meron kayong pinangako na gagawin ninyo. Please lang, alam kong malaking pera ang kalaban natin dito. Maraming sisira sa atin. Maraming mananakot sa atin. Pero huwag tayong masilaw sa pera. Huwag tayong matakot sa kanila.
Sama-sama natin labanan kung drogan ko sa mga susunod na araw at hindi sila mananalo sa atin. Tandaan nyo yan. Mga kasama, meron kami mga programang gagawin na i-announce ko sa mga susunod na araw. At pag-announce ko nito, tandaan nyo itong araw na ito, nagpunta ko rito sa inyo, sa Negros Oriental, at humingi sa inyo ng tulong para labanan ito. At alam ko, nasa puso at damdamin ninyo ang paggawa na kung anong tama at ano ang dapat gawin para sa bayan. Sa iyo pong lahat, pasensya na kayo, alam kong tatlong araw pa lamang, Pasko, pero 3 or 4 more days from now, bagong taon, pakita natin na pagkatapos ito, kaya bagong taon, dahil pagdating ng taon na yon, wala ng patayan, wala ng gambling dito sa Negros Oriental. Magkasama tayo. Happy holidays sa inyo lahat. Mabuhay ang Philippine National Police.